doesn't know why. Okay. Mayor Noel, bakit ko i-restage ulit ng LGUs ang Ibalong? Not only that, we had a very successful script 3 years ago, dyan mismo sa CCP. But because we're celebrating 25th anniversary or silver anniversary ng Ibalong Festival, one of the longest, maybe the longest festival in Bicol. And we want to continue to showcase the epic, which really made a lot of difference when it was presented 3 years ago. Yung acceptability ng mga tao, grabe na. Dati, medyo, kasi hindi na maintindihan. But the storyline, which was really patterned after the real story of Ibalong, I would like to congratulate ang anong Pilipino. It was really a very good presentation. Why po theater? Why not the movies? When you're in the movies? You know, one thing is the budget. Mas mahal pa rin natin. Tsaka pag-movie na, alam mo naman ngayon, kailangan timing din natin. Baka mamaya, hindi tanggapin kasi mga aksin ito, mga epic. But, seeing the storyline and the costume, it is a big potential. Ako naniniwala ko. It's a proper timing na lang. Siguro, i-hit muna natin another show this August. Maybe after that, we will see. And we have to talk to some patrons of ours para mag-counterparting. And why is this early po? Bakit August pa po ito, pero we are promoting it right now? Because this is the silver, we are all excited. Napakabilis, mag-election pati. Right after election, kung magkakuha ka busy yan. So we wanted that early national anticipate na because it will be, I think, a one-month celebration show dito sa Nakanan. So mas mahaba ang run niya this time. Okay. Do you have plans? Ano nag-suggest po ba kayo na need to get or incorporate mga Bicolano artists for this production? Actually, ano mga naisip na kayo? Pero ultimately, yan ang gusto namin. Kasi hindi naman namin piling palagi tanghalang Pilipino. Kasi we want now every convention mag-present yung mga local na. Oo nga po. Kasi, di ba meron yan na 2 hours long version, gagawa kami ng mga 20 minutes para sa mga convention. Yun ang mga local na. Kaya nag-seminar kami minsan sa kanila. May mga talents kami na kapaseminar. Mga maganda, mga arte and bosses. And I hope in the future, hindi na kami yung tanghalan Pilipino will only be here. Kung gusto namin show, siyempre sila. Pero pag local, local na rin. Ngayon kasi, in this August, sila pa rin pupunta doon. Okay. Mayor, ano po yung participation ng LGUs dito? I mean, you fund this one? Yeah. Producer talaga kayo? Ang pinaka-patron namin sila, si Pony Juan. Much of the funding of this. Naniniwala kasi siya. Nag-counterpart na kami siya. And yung dito, yung sa mga costume, some of the maintenance, operating expenditure sila, nagdagdag kami. Pero sa Legazpi, all of the expenses that will be borne by Legazpi. Okay. Do we have, may we know if okay yung figures po ng funding ng LGUs dito? Ang show, to put up this, hindi ba 1 in 5 million? Ngayon, iningalang tayo ng 1 million na. For the whole month show na. Yeah, 1 to 1.5 na lang, kapura. Madaling ka dyan, without money. Ang alam ko, ibang LGUs, spent 5 million. Kaya gusto ko rin magpasalamat kay Tony Kwan. Taas na tanga ng Pilipino. If I remember po, 3 years ago, there is Daragang Magayon din na play produced by Governor Sasita before. Diba? Halos kasabayan yun eh, I remember. Yeah, that. Pero mahal yun eh. Kasi sila lang. I see. Tsaka ballet. Ayan, sa 5 million. Is there no link between Magayon and Ibalong? Yes. Una-una yung epic. Because Magayon is the volcano now, yung mga anak na to. Kaya at the end of Ibalong, if you will watch it, andun na yung Magayon. Si Mayon lalabas na. Siya yung ending. What about staging, sir, abroad? Kasi you mentioned yung mga OFW na Bicolano. Actually, like other shows, if we will have sponsors there, itong entire cast, may parang nakala kong ilala. Pero siyempre, titignan natin yung ating mga Bicolano or Filipino communities in the US or maybe in Hong Kong. So itong mga i-arrange muna natin. Para artista rin yun, dadala ka ng show na rin, di ba? So kailangan meron ka rin coordination team para pagdating doon, may crowd, ano ba to? Bicolano community. Yeah, ticket natin para makakuha naman, mabawi naman natin ang Mayor, paki-invite po sila na abangan ng Ibalong yeah.
Okay. Again, to everyone, we're coming back. The Ibalong The Musical. Diyan po sa Panghalang Pilipino, CCP Complex. And makita-kita po tayo because this will surely be a big inspiration, not only for Bicolanos, but also all Filipinos, about Bicolano being resilient, the maturity to combat climate change. Nandito lahat yan. Makikita natin that is adaptable to the present time. Salamat po muli. Again, makita-kita tayo, Ibalong The Musical. Once again, after 3 years at the CCP.